ang matitira na lamang is being. Anong being? Existence na lang. May idea ka na lang ng existence. So, if that is the case, ano ang qualities ng existence? Wala. So, the qualities of existence would be nothing. Because all qualities have been subtracted from the object. If that is the case, being has no determinations. And if that is the case, being equals nothingness. Kasi yung being mismo ay walang qualities, walang determination, ibig sabihin wala si being. Kaya nga, ang makikita mo yun, yung dialectic method ng being and nothingness, makikita mo one lang. Hindi mo pwede sabihin, kapag ka may being, walang nothingness. Hindi pwede. Because being presupposes the dialectical negation, and that is nothingness. Because the demise of being would be equivalent to the demise of nothingness. And if nothingness is death, the death of nothingness is logically the death of being. So because being and nothingness are one. So, ganun yung idea nung being and nothingness na nandoon sa filosofiya ni Hegel pagdating sa dialectic. Kasi nagiging isa na lang talaga sila. Alam mo meron. Kaya lang, pag tinanggal mo lahat yung mga accidental qualities na abot ng senses mo, nawawala na siya. Ang alam mo na lamang meron, may being yung cellphone ko. Pero ano ang qualities ng being na yan? Sabi mo, wala. Kasi tinanggal mo lahat yung mga qualities eh. Kung wala siyang qualities, edi wala. Edi being is wala. Diba? Ganun yung laro niya eh. Meaning to say, being becomes a passageway to nothingness and nothingness becomes a passageway to being. So, that is how you have to understand the logic of dialectical method. Ganun yung logic ng dialectical method. Kapag ka, so tatlong bahagi ang kailangan ninyong tandaan. So, ito, okay, itong logic ng truth at saka real, tatlo, mayroong rational form na is, tapos mayroon siyang negation or opposite na is not, okay? Okay, pero itong is not na ito at saka si is ay iisa lamang kasi si A is not A. Okay, so ibig sabihin si is, siya ay si thesis, si is not ay si antithesis, si A is not A, which is the speculative concrete comprehension of this opposition between is and is not, is the synthesis. A is not which that it is not. Okay, because A is not A. So, and then yung diagram na, ito yung simplified version natin, opposition of the opposites. And then after that, the tension would have to be resolved by violence or by synthesis. Kaya there would be unity of the opposites. So ito yung pinakasimple. So magbabanggaan, opposition of the opposites. Pagkatapos nilang magbanggaan para mariresolbahan sila sa pamamagitan ng synthesis. Okay? Na kung saan magkakaroon ng unity yung dalawa. Okay? Tapos tandaan ninyo yung pagiging isa ng being at saka yung nothing. So, pakukuha nyo lang yun kapag sinabi mong tinanggal mo lahat yung mga external qualities. Kay John Locke, if I'm not mistaken, pag tinanggal mo lahat ang natitira, matter, sabi niya. So, merong matter. Ha? Meron, basta meron. Dito hindi, sabi niya. Meron kasi meron, yung wala, nag-presuppose siya ng meron. Okay? Alright, i-apply natin yan doon sa development ng consciousness, particularly ng self-consciousness. Okay. I-apply natin yan. So, ito yung pinaka-application niya. Bago tayo pumunta roon, mas maganda siguro ipaliwanag ko sa inyo, magda-diagram ako dito. Okay.
yung pinaka naging mga proseso ng Phenomenology of the Spirit mismo na libro. So kung saan siya nagsimula. So sinimulan niya, ito ay ang assumption natin, ito ay lahat tungkol sa kasaysayan ng consciousness papuntang absolute spirit, okay? Yung unti-unting pag-angat, okay? Aha. Mayroon siyang tinatawag na certain sense certainty. Tama ba? Sense certainty. Okay, itong sense certainty, ganito yung simula, sabi niya, na hindi pa buo ang consciousness dito, ha? Kailangan tignan niyo na hindi pa buo ang consciousness. Okay? Itong self-certainty na to, ganito ang nangyayari. Okay? There are objects here. Iba't ibang objects. Kunwari lang yan. Ibig sabihin, nag-perceive ang mind mo ng iba't ibang mga objects. And then there will be correspondence sa mind. Ito, direct lang to, sense certainty. Itong mind mo perceives this and then pumapasok siya dito na apprehend mo siya. And then there will be one-to-one correspondence na alala mo si square, na alala mo si spherical, and na alala mo si triangle. Sense certainty yan. Pero sa pamamagitan nito, there would be no complete self-consciousness. Ala lang, apprehend ko yung object, pasok sa object. Apprehend ko yung object, pasok sa uli. Pasok, pasok, pasok. Direct sense certainty lang yan. Ang susunod na level nito, na hindi pa rin kompleto, okay, yung tinatawag nating perception. Okay? Okay? Sa perception, dito na pumapasok yung konti lamang na nakita natin kay Immanuel Kant. Pero hindi pa ito yung buo. Okay? So, yung nakita natin kay Immanuel Kant na ganitong, kaya nga, nasasummarize na ni Hegel. Yung nakita natin ganyan, alam nyo na to kasi I used some of these diagrams doon sa ating sa iba kong mga lectures. So, the mind perceives the spatio-temporal realm, diba? A perception yan because the sensory data are registered in the mind. Okay, Kantian ito, yung balikan nyo yung Kantian diagram natin, ganyan yan. Dito sabi niya, hello Kant, this is not complete. Maging yung perception ni Kant ng sublime and the beautiful, okay, natatanda nyo yung perception. Yung conception ni Immanuel Kant ng susunod na level, yung tinatawag ni Immanuel Kant na supra-sensible realm. Ang tawag ni Hegel dyan dun sa Phenomenology of the Spirit niya, ito ay forces and understanding. Okay? Okay. Sa forces and understanding, ganito rin. Okay, ganito rin yung setup niya doon. Okay. Basta ito, hindi pa complete ang consciousness diyan. Mga Kantian concepts ito, ha. Iba ito nasa pure reason. Tapos later doon sa kanyang judgment ni Immanuel Kant, meron siyang tutukuying supra sensible realm of the sublime and the beautiful. Ang problem, punta. Okay. Di ba meron tayong ganyan? Nakita pa rin ni Hegel. Tawag niya dyan, forces and understanding. Because the mind perceives the
spatio-temporal realm and understands the spatio-temporal realm through the categories of understanding. And, of course, yung tinatawag niyang mga space and time conditions. So, malinaw yan. And then, liban dyan, mayroong pinasok si Immanuel Kant ng suprasensible realm. Okay? Mayroong suprasensible realm dyan. Okay? Palitan natin ang kulay. Mayroong suprasensible realm. Okay, na bumabalot dyan. Okay, yung suprasensible realm na yan, maintindihan mo na dyan. Yung, nandyan niya yung sublime and beautiful. Dyan sa forces of understanding. Immanuel Kant yan. So dito, conceptions, ito, conceptions yan ng modern empiricism. Ito. Yung diretso lang. Ito yung perception. First level yan ng pure reason ni Immanuel Kant. Second level ng pure reason ni Immanuel Kant, the faculty of understanding. Pero mayroon ng judgment because there is already conception of supra-sensible realm dito sa forces and understanding. Okay. And then, hindi yan pa-kompleto ang self-consciousness. Hindi pa yan nakukompleto. In a fiction way, okay, meron siyang tinatawag na self-identity. Ewan ko kung identity ba yung tawag niya or check natin. Or self-consciousness. Hindi ko alam eh, hindi ako sure. Check ko lang dito sa aking... Nandoon sa ano yan? Additional readings yung mismong... ipakita ko na lang sa inyo. Check natin, ha? Kaya... importante, okay, ito nandito yan. Oh, hindi mo ina-admit yung mga classmates mo. Brian. Okay, yan. Ito nandito yun sa ano niyo. Aha. Nandiyan. Ang tawag niya, hindi ko alam kung tama. Aha. Force, yan. Super sensible world or realm. The truth of certainty of oneself. Ang nakalagay pala sa certainty of oneself. So, pero I would prefer to call it, ano, okay? Andito lang to, ah. Para, yun yung last. In a fiction way, ganun ang gagawin natin. Ganun ang mangyayari. Okay. Let us suppose this is self-identity. Tawagin na lang natin sang self-identity or we may call it self-certainty para consistent doon sa term na doon. Okay. Certainty kasi ginamit niya doon sa translation na yun. Para hindi kayo malito. Ito, this is in a kind of fiction way. Fiction way. So para siyang ficta na hindi ficta. Okay. Dito, para sa kanya, malapit na si Ficta eh. Malapit na siya. Malapit na siya doon sa talagang ultimate realization of the self-consciousness. Unfolding of the self-consciousness. Kukumpleto na yun eh. Ano yung illustration natin doon? So, kaya, para siyang lagom, ano? Parang lagom yung kay ano? Parang nilagom ni Hegel yung lahat. The ego and the non-ego, di ba? So, meron na silang opposition ng dalawa, pero yung dialectical ito eh. Yung opposition ng dalawang yan, kailangan mag-eliminate ang kanilang objective is to eliminate one another. To death, sabi ni Hegel dyan, to death. The objective is to eliminate the other to death. Pero ang problema, hindi rin nila ma-eliminate ultimately ang isa't isa kasi kailangan nila ang bawat isa para ma-recognize yung sarili nila as isa.
na meron, di ba? So ganun yung balikan niyo yung fictian na ano natin, discussion natin particularly dito. Okay? Di ba meron tayong ganyan? Aha. Okay. Tapos mag-opposition 'yan eh. Dialectical 'yan eh. Okay. Dalawa. Okay. Tapos mangyanyari, magkakaroon sila ng opposition sa isa't isa, and then sabi ni Fichte, there would be self-consciousness na mangyayari dyan. So, kung titignan mo, magdadagdag na lang ng konti dito si si Hegel, kasi sabi niya, hindi kompleto ang sense certainty, hindi kompleto ang perception, hindi kompleto ang forces and understanding, pero malapit nang kumumpleto yung self-certainty or yung self-identity. Okay? So malapit na yan, sabi ni Hegel. Andito na yan eh. Konti na lang ang innovation na gagawin ko. So para siyang naging lagom nung buong tradisyon na yan eh. So naging lagom siya. So tingnan natin, i-apply natin yung sinasabi natin yan na dialectical method. Pero more or less, ganun yung tinakbo ng Phenomenology of the Spirit kapag binasa nyo. Nandun lang yan, mga kapatid, doon sa inyong module. Anytime pwede nyo i-download. It's around 500 pages. Pero hindi nyo naman kailangan basahin ng buo. Siyempre, wala pa rin substitute doon sa basahin nyo ng buo. Pero pwede kayong mag-pick and match kayo kung ano yung importante. Kasi masyadong verbose, masyadong maano yung discussion ni Hegel, kasi napakahirap i-articulate ng kanyang konseptos, mga konsepto, kaya ganun ang nangyari. Okay, all right, so i-apply natin yan doon sa self consciousness halimbawa ng konsepto niya ng spelling, hindi ko na alam. Yan. Right. Yung konsepto niya ng lordship and bondage. So, yung lordship and bondage, master-slave yan. So, this is the beauty of Hegel, because he was able to narrativize the story, di ba? Parang naglagay siya ng narrative dito sa kanyang filosofiya. Hindi yung puro lumulutang na mga konsepto. Ito ang ginawa niya, maglalagay tayo ng narrative, narrativize. Ang ginawa niya, ni narrativize niya yung mga mahihirap na konsepto na sobrang hihirap talaga. So ito yung master-slave dialectic. At itong master-slave dialectic, kung papansinin ninyo, doon sa dialectical materialism nila Marx at saka nila Engels, particularly Marx. Siyempre. So nakita natin, mayroong discussion na itong master-slave, feudal lords and serfs, di ba? Proletariat saka capitalist, dialectical silang nagbabanggaan. So halimbawa, yung master saka slave, nung nagbanggaan sila, may isinilang, nung nagrebelde yung mga slaves, may isinilang na moda ng produksyon, may isinilang na means of production, ibig sabihin ultimately may isinilang na economic system, economic and political system. So tapos nagbanggaan ang lord and serfs. Okay, nagbanggaan sila sa kasaysayan ng mundo nung nagbanggaan ng dalawa, yung tension nila. Nagkaroon ng violence, yan yung narrative dyan eh. So nagkaroon ng violence, may isinilang na bagong moda ng production, bagong means ng production, and then may isinilang na bagong social at economic system. So at inaasahan natin, pagka nagbangga ng kapitalista, nagbangga ng ang proletariat, nagbanggaan sila, ang ultimate synthesis niyan, magbabago ang moda ng production, magbabago ang means of production, magbabago definitely, syempre, logically, yung ultimate
na magbabago is yung economic, social, and political system. Magiging communism, sabi niya. Yun yung expectations nila. So, synthesis siya nung dalawa. So, ganun yung... pero dito, ang usapin dito is self-consciousness.